Hello mga ka-char, mga ka-guys! Welcome back to my channel. So, nandito kami ngayon ni Martin. Martin is a cockatiel. Bigay sa akin ng isa akong kaibigan, no? Sa kasamahan namin sa Kalbayo. I mean, Summer Parrot Fanciers. Alright? So, ngayon, gagawa kami ng video ni Martin kung paano ko siya inaalagaan. Okay? Kung paano ko siya pinapakain sa araw-araw. At the same time, kung paano ko siya tinitrain. So, ngayon po, since na-free flight ko na siya for how many times, siguro napakita ko na sa video, nakatatlong free flight na po kami ni Martin. So, I decided na gagawa kami ng video kung paano ko siya pinapakain, no? Sinasabi kong hinahandfeed, no? So, yung ganon. Tsaka at the same time, yung bonding na rin namin ni Martin. So, ganun lang kasimple. Every time pagkatapos ng work, ang ginagawa namin sa araw-araw, kinukuha ko siya. At saka, ayan, kinakausap. Okay, hi Martin, how are you? At saka kinikis, yung mga ganun lang. So, it's part of the bonding, no? Kung meron kang alaga na ganito. Okay? So, Martin, how are you? Oh, sumagot siya. He's okay daw. Okay? So, ayan, start. Start na tayo. Okay, magsalita ka. Ah, nakikiss pala siya sa akin. Ganun siya alam din guys sa akin. No? Ayan. So, not totally, hindi naman niya ako kinakagatan. No? Kumbaga, kasi kinikiss ko nga siya. At the same time, kinikiss din niya rin ako. Kaya ganon. So, parang naglalambing lang siya. So, yung trust level niya po sa akin ay sobra-sobra. Para pagdating po sa free flight sa labas, siguradong babalik siya sa akin. No? Ganon. So, yung sekreto kasi ng pag-aalaga ng ipon, hindi lang yung pinapakain siya sa araw-araw, dalawang beses. But then, kinakailangan din, meron kayong time sa isa't isa na nilalambing mo siya, nagbabanding kayo, at same time, kinakausap mo siya. Okay? So, yun po ang mga sekreto po mga ka-guys kung paano po maging tapat yung isang ibon sa'yo o isang parot na kagaya nito na cockatiel, si Martin, na umpaga, every time andun kayo sa labas, babalik at babalik siya sa'yo. Okay? So, gaya nga sinabi ko, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya pinapakain, inalagaan. Okay? So, let's start and watch all at the end of this video. Okay, guys? Okay, guys. Andun po si Martin, ano? Tatawagin ko siya. So, Martin, come. Martin, here. Martin! Ayan. So, yung trust level kasi guys, yun ang importante kasi, ano, every time na tatawagin mo siya, siguradong pupunta siya sa'yo. Okay? Yan po yung mga basic na kailangan natin gawin kung meron tayong mga ibon na kagaya nito. Okay? So, ayan po guys, no, yung gamit kong hand feed formula is sakto. So, ayan. So, search nyo lang sa online. Meron kayong makikita ganito. No, para sa mga nag-handfeed. So, ngayon po, ay kukuha tayo ng ayan. Kukuha tayo ng isang scoop. No? Lalagay natin dito sa ano, palm. Tsaka lalagyan natin ng mainit na tubig, okay? So, kailangan muna natin haluin bago natin lagyan ng mainit. So, ayan si Martin. Excited na siya. Okay, so lagyan muna natin mga init. Sandali lang po, mga kachong. So, ayan na po mga kachong, mga kagays. Nalagyan na po natin ng mainit. So, hindi masyadong marami. Kasi, pag marami din, parang ano lang siya. Parang tubig. So, kailangan medyo tawag nito, medyo malapot din ng kaunti. Ano?
So yan. So pag halo-haloin lang natin, tatanggalin natin yung mga bobo. Para pag ipasok natin dito sa sirens nito, ay hindi siya babara. Okay? So yun po. So kailangan lang natin haloin ng maigi. Yan. So ganyan po guys. So andun si Martin sa taas. Naghihintay na siya. Martin! Dog! Good boy! Okay? So yan po. So ayan guys, no? So ipiprepare lang natin to. So off ko muna itong video. Prepare ko lang sa kanya. So ayan po mga kachong, mga ka guys, no? So kailangan po i-serve natin sa ibon natin, no? Pag nag-hand-feed tayo, medyo mainit-init. Kasi pag medyo malamig na, may mga tendencies hindi sila natunawan. So especially dito sa mga cockatiel ay napaka-sensitive ng I don't know, no? So for how many times na nag-alaga kami ng cockatiel. So this season lang po medyo maganda yung ano namin. Umbaga naka-chamba rin kami sa cockatiel sa pag-alaga. Okay? So ngayon hihigupin ng sirens na ito yung yung formula na nilagyan ng mainit na tubig, so matatransfer siya papunta dito sa sirens. Okay, so yan po. So ayan guys. So ngayon, ipapakain na natin kay Martin. Okay? So ayan na po guys, ready na po siyang pakainin na, no? Tsaka yung sound niya pag gutom na, at tsaka pag nakakita siya ng ganito ng pagkain niya eh parang bumabalik siya sa pagkabata, no? Yung sound siya na ganyan, yan yung nung maliit pa siya. Okay? So actually bago ko ibigay yung pagkain niya, may ginagawa kaming parang inirecall ko yung training ko sa kanya, yung sinasabi kong indoor recall, no? Kaya like for example, nasa malayo siya, tapos tatawagin ko at pupunta siya sa akin. So yung sinasabi na indoor recall. Okay? So, yun muna ang ginagawa ko. Hindi ko muna binibigay ito. Para andun pa rin yung constant training, no? Between us, kung paano siya ma-free flight. Okay? So, pakita ko muna sa inyo, ano? Paano? Kasi, sa mga ganitong klaseng training, ito po yung pinaka gusto nilang pagkain, no? Sa araw-araw. So, ibig sabihin, pupunta at babalik at babalik rin sa sa'yo talaga yung alaga mong ibon at hindi siya mawawala. Ano? Kasi nga, parang iniisip nila, ikaw lang yung andyan para sa kanila at saka magpapakain sa kanila. Okay? So, iti-training ko muna siya. Okay? So, tingnan natin. A few inches later. Okay, so ngayon po, ano? Ilalagay ko siya doon sa may ladder. Tsaka, pag inilapag ko na siya doon, tatawagin ko siya sa pangalan niya at bibigyan ko siya ng kanyang pagkain. Okay? Okay guys, andun na po si Martin. Tsaka tatawagin natin. Come, Martin! Alright. So, ang bilis, di ba? At saka, dito na natin siya binigyan ng pagkain kasi sumunod po siya sa gusto kong gawin sa kanya. Okay? Ulitin po natin. Bird? Good bird.
one more. Tawagin ko siya. Marty, come. Good bird. Here. So, yan po guys, no? So, gagawin mo lang to every time na pakainin mo siya para andun pa rin yung constant training niyo. Yung hindi lang nagbaban kayo at the same time, tinitraining mo din siya kung paano siya lumapit sa'yo. Okay? Hold it din natin. Fetch. Good bird. Okay? So, tawagin ko siya. Martin, here. Martin. Martin, come. Martin. Oh, see. So, yun po guys. Tsaka, bibigyan natin siya ng pagkain. So, actually, every time na pinapakain ko siya, ganun kaagad yung ginagawa ko. Tsaka ngayon, ipo-fall na natin yung pagkain niya kasi alam naman natin na ganun talaga yung ginagawa ko. No? So, yan. Okay. So, yan po. Hanggang dito lang po yung video po natin ano, kay Marpit. Kung paano ko siya pinapakain at same time dinitrain, paano siya babalik sa akin. So, ganun lang kasimple mga chong mga kagay. Okay? So, hanggang sa muli po yung aking tips kung paano ko siya ginalagaan hanggang sa susunod na video. So, signing off, Hubert Simply Vlog. Okay? Mag-subscribe na po sa channel ko at huwag kalimutan mag-like at saka mag-comment. Okay? So, bye for now.